Hello guys, what's up? So welcome back sa aking YouTube channel. Guys, nandito pa rin ako ngayon sa Kawasaki Leisure Bike. Dito yan sa San Jose del Monte, Bulacan yan. So makakasama ko ngayon si Sir Bernie. Ayan, Sir Bernie, maraming salamat. Si Sir Bernie ang mag-educate sa akin tungkol dito sa ating Imomoto Check. Ayan guys, hindi muna tayo magbabike check. Ayan, pahinga muna tayo sa bike. Dito muna tayo sa motor. So toys for the big boys tayo guys. Eto guys, so in love ako dito. Kawasaki 650R. Tama ba ako, Sir Bernie? Ninja 650. Ninja 650 lang pala. Ayan. Kawasaki Ninja 650. Manay ninja moves tayo rito, guys. Baka mapagalitan tayo ni Mrs. pag bigla niyong binili. Ayan, magpapaalam muna kayo, ano? Ayan. So, Sir Bernie, paano muna ako ng mga basic information dito sa ating Kawasaki 650R. Sa kagaya ko na nagsisimula pa lang na maano rito sa, ma-inlove dito sa ganitong mga kagagandang bike. Ayan, no? Okay, sa ano siya, from Thailand siya, Ninja 650 KRT edition. 650cc, 6-speed. Tapos naka ano na siya, TFT color display. TFT color display. So ito 'yung gano. Ayan. So balita ko, tama ba ako, Sir Bernie? Pwede mong i-connect sa Bluetooth ang display nito. Ay, i-connect sa cellphone via Bluetooth 'yung display na 'to, na Sir Bernie. Ayan. So 'yung nakikita mo dito, guys, na display, makikita mo din 'yun sa cellphone. Ayan. So andito pala ang ano nito, ignition. Yes. Ano? May fuel tank. So hiwalay yung ignition. So akala ko dati itong fuel tank na to kasama nito, magkahiwalay pala siya, guys. So, ayan. So wala siya dito sa manibela. Ang ganda nito. Sir Bernie, yung front shock ba niya na-adjust? Hindi. Yun talaga siya. Naka-fix na to. So fix na na yun, guys. Ayan. So yun. Pwede yun. Pwede siya ibaba kung gusto mo dito. Pwede daw ibaba. Dito, iaangat to. Iaangat, ayan. So ito yung mga basic button dito sa motor. Ano to? Kill switch. Kill switch. Ayan, kill switch. Tapos, ignition switch. Start button. Tapos, ito ay hazard light. Tapos, high beam, low beam, signal light. Signal. At syempre yung horn, napakalaga niyan. Syempre itong lever niya, ang haba guys, oh, nung lever niya. At na-adjust. Tama ba, Sir Bernie? Na-adjust siya. Pwede mo i-adjust kung gusto mo medyo malapit yung clutch or malayo. Ayan, so na-adjust yan. Oh, diba? Sa kabila, ganun din, na-adjust din yun. So yung layo, yung distance ng lever sa handle grip. Ayan. Sir Bernie, balita ko, hindi daw kable ang ginagamit dito. Sa Ninja 650, ano ko, cable pa siya. Cable pa ba to? Hindi pa siya yung full electronic na throttle. Ayun. So, cable pala to, guys. Iba pala yung nabasa ko. Iba pala yun. At, by the way, guys, ano to, ha? 4-cylinder. Parallel 2-cylinder. Parallel twin. Ayan. Parallel twin, sir, guys. So, that natutunan ko dito na kung ilan yung tambucho, ganun din daw karami yung cylinder niya. Tapos, radiator to, sir. Bernie, no? Ayan, radiator. So, to coolant. Gagamit ka ba ng coolant? Tapos ito, guys, oh. Tingnan nyo yung front shock niya. Ang laki. So, nasa 40 plus to, millimeter nun. Ang taba nito, guys. Promise. At syempre, ito. Ang laki nito. Sa bike, guys, tawag namin dito, floating rotor. Hindi ko lang alam sa big bike kung ganun din ang tawag niya. Floating rotor. Kasi, nakalayo niya, oh. Nakatornilong siya rito. Sir Bernie, ano to? 17 ba itong gulong na to? So ito guys yung information dito sa harap na gulong. 17 yung gulong niya. 120 by 70. Ang ganda nito guys. Horizontal back link with adjustable spring preload na 5.1 inches. So guys, ito yung sinasabi na vertical link. So kung mapapansin nyo guys, ito. Ayun. Ayun o. So hindi kagaya sa ibang bike. So ngayon ko lang din natutunan guys. So ang video na to para talaga palagi ko sinasabi for beginners. Dati yung rear suspension niya ganyan. So siya nakaganon na. So naka-vertical link siya, meron siyang link dito. Imbis na sa pinaka-chassis siya nakalagay, may link pa. Kung hindi ako nagkakamali. Ayun. Tapos sa likod guys, ang gulong niya ay size 17 pa rin, 160 by 60. Ayun. Oh, di ba? Tapos yung 41 nga millimeter no hydraulic telescopic fork niya guys na 4.9 inches ang travel. So tama nga tayo guys. 41 millimeter yung taba. 4.9 inches ngayon yung travel. Sa likod guys, ang travel niya is 5.1
inches. Ayan, ito yun. O, di ba? Oh. Tapos server ni ABS to, no? ABS. So guys, itong Kawasaki Ninja 650 KRT version. It means Kawasaki Racing Team. So yung mga ganitong kulay ay KRT yan. Pero meron tayong ibang version yan, no, ibang kulay, ito. So kung nakikita nyo guys sa video, kulay blue. Pero sa in person, nasa naka ano yung blue-green. Ayan, so KRT itong green nito. Pero in love na ilove ako sa kulay ng KRT. 6-speed to guys. Ayan, 6-speed. Siyempre, yun nga, ABS. Naka-ABS yan. 4-stroke, parallel twin. DOHC, 8-volt and liquid cooled. So, ang ganda nito guys. Siyempre, ito tamang-tama itong motor na to. Ayan, nasasanay tayo sa bike eh. Tamang-tama to sa motor na to guys. Kasi, ang baba ng ride height niya. Ride height ba yun guys? Itong upuan niya. Ang baba niya talaga guys. So guys, ang seat height niya is 31.1 inches. Kung hindi ako nagkakamali guys, ang seat height, ito, mula dito hanggang dito sa ground. So 31 inches lang siya. So ako ay 5'7". 5'7 yan guys. Sir Bernie, anong height mo? 5'5". Ayan, 5'5". Sir Bernie, pwede mo mapakita sa atin na kakasya or pwedeng-pwedeng sakyan to ng 5'5". Ayan, kita nyo guys. So si Sir Bernie, 5'5 lang yan. Pero tingnan nyo naman. Ayun o. Oh. Ito yung paa niya. So, tip-toe. Dalawang paa niya guys ang nakalapat pero naka-tip-toe siya. So, tamang-tama ito sa 5'5". Ayan o. Oh. Kita nyo naman. Guwapong-guwapo. Di ba? So, maraming salamat Sir Bernie. And guys, ano naman sa ground clearance, 5.1 inches ang ground clearance. Ito. Ayan. So, mayroon kang 5.1 inches na space bago ka sumayad. Okay. Ano to, delikado to sa mga humps na malalaki, lalo sa mga subdivision. Sa mga nakikita ko sa subdivision guys, palaki yan ng humps eh. Yung parang ayaw nilang magpadaan. At guys, yung fuel capacity niya is 4.0 gallon. So ito yun guys. Yan, 4.0 gallon ang pwede mong ilagay na gasolina. So hindi ka mabibitin sa malayo ang biyahe nito. Overall width guys, 29.1 inches. And overall length is 80.9 inches. Ayan. So yung frame niya guys, yung pinakakatawan niya, yung pinakabutong, yung frame niya, trellis high tensile steel. Ayan. So, additional information guys, yung front brakes niya, dual brakes, 300mm yung kanyang rotor na type disc, 2-piston caliper and ABS, 2-piston, ito yun. Ayan, so dalawa yung nagtaklap doon sa ating rotor. Pero yung likod natin guys, ayan, yung likod natin ay single, 220mm, bakit ba tayo nakatapat sa suspension? May mga tayo sa suspension eh. Pero itong likod niya guys, yung brake, rear brakes ay single, 220mm petal type disc and single piston caliper and ABS. So petal, ito yun guys. Mukha siyang petal. Ayan, 220mm yung laki ng ating rotor. Oh. Ganda nito guys. 2-piston din to. Siyempre guys, yung ilaw niya ay LED na lahat. Tama ba ako Sir Bernie? LED. Ay, yung headlight, taillight, signal light. Ayan. Yung signal light niya, bulb. Ha? Bulb pa siya guys. Yung signal light guys, bulb. Pero ito, LED. Tapos yung likod niya ay LED na rin. Ito yung pa-X guys eh. Pa-X yan. Ayan, pa-X. Tapos yung, ayun, basta signal light guys, naka-bulb. At ito, gagandaan ito guys. Nakita ko. Natitiklop daw ito eh. Tama ba ako Sir Bernie? Ayun, parang nakakatakot ah. Sir Bernie, pwede mo pakita. Ayun, natitiklop yan guys. So, ayun. Oh, tala ko nasira ako eh. Nakatakot. Bigla akong ano. Tapos yung guys, tingnan niyo yung ulo niyo. Oh. Parang galit na galit eh. Oh. Nakatitig sa akin eh. Oh, di ba? Head cowling yata tawag nila dito. Yung ganyan. Tapos guys, dito nilalagay yung ano. Yung, ano tawag doon? Nakalimutan ko na. Slider. Ayan, nag-loading ako. Ayan. So mga gusto maglagay yung slider, dito pwede. At ito ang gandaan daw nito guys, kasi pwede mong mahugot yung clutch lining, etc. Pwede mong i-service yung makina mo. Tatanggalin mo lang tong cover. So hindi mo natatanggalin yung makina sa buong motor. Maayos mo yung laman loob
Ito lang ang tatanggalin mo. Itong pinaka-cover. Makukuha mo na yung laman loob niyan. Ang ganda nun, no? Diba? Siyempre, pag race bike, kailangan mabilis mo ma-repair yung motor. At yung tambucho niya, guys. Ang ganda ng tambucho nito, oh. Ang laki, oh. Ayan. Ay, delikado to sa ano, guys? Sa humps? Baka mayupi ito pag na-humps ka. Oh, kasi tambucho na talaga. Wala siyang, ano, wala siyang support. Compartment nito, Sir Bernie, dito, no? Ayan, yung compartment. Ito, guys, yung mini compartment lang naman. Mini lang tayo, guys, kasi maliit. Konti lang yung mailalagay mo dito. Siguro, rehistro, basic tools. Ayan, so ito lang. So, yun lang, baterya. So, napaka-konti lang na pwede mo mailagay dito sa mini compartment. Ito yung basic tools. Ayan, so ayan. Ganda nito, guys, oh. Promise, oh. Kawasaki Ninja 650. Ayan, sigo, guys. So, kung nagustuhan nyo, guys, ang ating video, syempre, huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo, guys, kung masasabi ninyo dito sa ating Minoto Check na Kawasaki Ninja 650. Ayan, marami pa tayong matututunan sa mga susunod na video natin, guys. So, pagpasensyahan nyo na. Yun lang ang nakayanan natin, no? Sa bike kasi tayo, pero sinubukan pa rin natin, guys. Sa mga kagaya ko na nagsisimula pa lang sa bike, tama-tama itong Kawasaki Ninja 650. Yeah. So, Sir Bernie, nasa magkano nga ulit ang Kawasaki Ninja 650 dito sa Kawasaki Leisure Bike dito sa San Jose del Monte, Bulacan? Ang price niya is 433,000, pero naka-discounted siya ngayon, so 383 na lang siya ngayon. Ayun, no, guys, so 383,000. So ilalagay ko sa description, guys, yung Facebook link, contact number, at Google Map ng Kawasaki Leisure Bike. Ang ganda, guys, promise, oh. Sabi nga nila, guys, law of attraction. Ay, biglang gano'n, no? Malay nyo, biglang gano'n, no? Himas tayo. Baka magkaroon tayo niyan, eh.